This is a sad video. If you will look deeper, you will understand me why. Pero baka maaaring magtaka ka kung bakit ko nasabing malungkot ang videong ito. Kung papansinin mo, ay mukha naman silang masaya. Friend, ipapakita ko sa iyo ngayon ang other perspective ng viral video na ito. In this video, you will remember things na maaaring nakalimutan mo na. At sa videong ito rin, ay papatunayan ko sa iyo na pwede kang maging malungkot sa saya. Take a look at this video once more. You might say may mga adults na kalalakihan ang masayang pinapanood ang mga batang naglalaro mula sa malayo. Kitang-kita mo ang ngiti nila na animoy malalim ang kanilang mga nasa isip. Tama ka. Pero sa kabilang banda ay meron kang lungkot na madarama. Mula sa mata ng mga kalalakihang ito ay makikita mo ang alaalan ng kanilang pagiging musmos at inosenteng nakaraan. Maging ikaw man ay maaaring nararamdaman mo na rin ito. Tuwing nakakakita ka ng bata na naglalaro ay ano ang iyong nadarama? Ang sarap nilang panoorin dahil sa inosente nilang kaisipan ay parang napakalaya nila. Di tulad ngayon na parang lagi ka nalang madaming dinadala. Because of this video ay nagkaroon din ng mga malulungkot na comments. Sabi ni Charles POV, they're from the future and they traveled back in time to see how happy their lives back then. Sabi naman ni Good Boy, nakikita nila yung sarili nila dun sa mga batang naglalaro. Ito naman sabi ni Tole Tole, nakakamiss bumalik sa pagiging bata. At ito naman sabi ni ML Official Maiko, panahong wala pang problema, dati pangarap nating lumaki agad pero ngayon, makikita mo pala na unti-unti ang realidad kapag patanda ka na. Maging ako man ay gustong gusto kong lumaki na ako agad nung bata pa ako. Pero bakit nga ba nagiging malungkot pag nagmamature na tayo? At hindi na ba pwedeng maglaro kapag tumanda ka na? FOMO, isang salitang di nag-i-exist noon pero ngayon ay isa ng official na word sa Oxford English Dictionary simula noong 2013 na ang ibig sabihin ay fear of missing out. Yung nagkakaroon ka ng takot na napag-iiwanan ka na ng mga kasabayan mo. And that made more of us lonely. The moment you start comparing yourself to others is the moment na mas nagiging malungkot ka na. Na kesyo mas marami siyang meron kaysa sayo at mas mukha siyang masaya kaysa sayo. Nakakalimutan na nating i-enjoy ang laro ng buhay. And it's true, we need to be serious because we have responsibilities. But haven't you noticed, nakakalimutan nating i-appreciate yung mga simple things kaya nagiging malungkot na. Dahil nung bata tayo, kahit mga simpleng bagay na nadidiskubre natin, nagiging masaya na. Naalala mo pa ba nung mga panahon na amaze ka na tuwing sinasara mo ang ref ay kusang namamatay ang ilaw nito? Kapag namamasyal kayo sa mall ay hindi mo pwedeng matapakan ang linya ng tiles dahil matatalo ka. Well, in fact, wala ka naman talagang kalaro kundi sarili mo lang. Nung una mong natikman yung malamig na soft drinks na bumubula-bula at pumuputok-putok pa sa bibig mo, ang tamis nito. Amaze ka amaze na tayo noon. Nung nagdo-drawing tayo sa maalikabok na kotse, tuwang-tuwa tayo at madami pang iba. Hays, ang sarap lang talaga maging bata. Pero alam mo, madami pa rin tayong bagay na di nadidiskubre na pwede nating ikasaya na parang naglalaro lang at ini-enjoy ang buhay. Tandaan mo, friend, na ang inosenteng pag-iisip ay wala sa edad dyan kung sa larangan ng paglalaro. Dahil madami pa tayong pwedeng mga bagay na ikasaya ng ating kababawan. Tulad nga ng sabi ni Bitoy, matatanda na daw tayo kaya di na tayo naglalaro. Pero ang totoo niyan, hindi na tayo naglalaro kaya tayo tumatanda. Well, just a friendly reminder.